Bagamat mainit na panahon ang nararanasan, mas pabarumano ito kay Shane dahil kahit papaano ay marami ang bumibili sa kanilang stall. Dobling ingat lang daw ito dahil sa pabago-bagong panahon. Kung sa umaga at tanghali ay sobrang init ang nararanasan, pagdating naman sa hapon ay may mga minsang pag-ulan. Para hindi maulan, hindi maputik doon sa aming banda, tsaka para maraming tao makalabas. Kasi pag maulan, matumal eh. Ayon sa PAGASA, sa ngayon ay nasa transition period pa ang bansa, mula sa hanging amihan hanggang sa habagat. Hangin din mula sa silangan ang nararanasan na nagdudulot ng maalinsangang panahon. Tuloy pong umiiral, ito pong mainit na hangin ang gagaling po sa karagatan ng Pasipiko, kung tawagin po natin ay easterlies, o itong dahil galing po ito sa silangan, sa mainit na karagatan ng Pasipiko, humid din po ito, kaya ito po yung rason kung bakit medyo mainit, maliwalas ang lagay po ng ating panahon, plus medyo maalinsangan o mataas po yung init factor dahil po sa easterly winds na ating pong patuloy na naiiral. Pero pagdating umano sa dapit hapon ay asahan na makararanas ng panakanakang pag-ulan. Ang pabago-bagong panahon kada araw ang posibleng magdudulot ng mga sakit gaya ng ubo at sipon. Kaya paalala ng PAGASA na magdala ng payong o uminom ng bitamina para iwas sa sakit. Ito po yung ating satellite image, pansin po natin. Talagang medyo kukunti lamang ang mga, although may mga kaulapan po yan, mga kumpul-kumpul ng kaulapan, lalo tigit pag umaga, madaling araw. Ang easterly winds po kasi galing dito po sa silangan, plus mayroon po tayong malamig naman na hangin ang gagaling sa mga bundok. Nagkakaroon po yan ang tinatawag na convergence. Kaya mayroon pong frontal system dito po sa mga coastal area na nagdudulot nitong mga pag-ulan-ulan. Samantala, inaasahan naman na mayroong mamumuong low pressure area sa susunod na linggo. Ito umano ang posibleng unang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo. Wala ring nakataas na gale warning sa mga karagatan, kaya po pwede pang pumalaot ang mga mangingisda. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.